Babala sa mga taong basta na lang namumutol ng puno kahit pa nasa loob ng kanilang mga bakuran. Mag-iingat kayo kung ayaw nyong masapian. Isang pamilya sa Cagayan de Oro City, sinapian daw matapos putulin ang ilang puno sa kanilang compound. Ito rin nga, gabi una, pag pumupiyong ko, makita na ko ang kahoy nga gaabli. Ngit-ngit kayo, ngit-ngit. Ako ganyan paminaw, kaya munaan ako dito sa atubangan, nga ila kong ipasulod. Mayaman ang ating panitikan sa mga kakaiba at nakakatuwang nilalang na di umano'y nakatira sa mga puno. Isa sa pinakasikat na kwento ay tungkol sa punong balete na sinasabing pinamamahayan ng mga engkanto, tikbalang at kapre. Sa laki at itsura ng balete, hindi nakapagtatakang iniuugnay ito sa mga kwentong katatawidan. Ang mga Ilocano naman ay may tinatawag na mangmangkik, mga espiritu sa gubat na pinaniniwala ang nagbabantay sa mga puno. Kung puputol ng puno, kailangan daw magpaalam sa mga mangmangkik. Kung hindi, magagalit ang mga ito at kaya kanilang bigyan ng sakit. Ayon naman sa kwentong bayan ng mga Tagalog, ang mutya ay isang makapangyarihang bato na nahuhulog mula sa puso ng saki tuwing kabilugan ng buwan o Biyernes Santo. Sino mang makakakuha sa mutya ay magkakaroon daw ng pambihirang lakas. Pero hindi ito madaling gawin. Pantay sarado raw kasi ng mga engkanto ang puno ng saki. Kung gusto mong makuha ang makapangyarihang mutya, kailangan mo munang talunin ang mga engkanto bago sumikat ang araw. Samantala, naniniwala ang isang pamilya sa Cagayan de Oro City na engkanto ang sumabi sa kanila. Posible raw nagambala ang mga engkanto nang putuli nila ang ilang puno sa kanilang lugar. Malaki ang impluensya ng mga kwentong bayan sa ating mga paniniwala. Kaya nga marami sa atin, umiiwas mapadaan sa tapat ng malalaki o matatandang puno. Dala na rin ito ng takot natin sa mga nilalang na nagbabantay doon tulad ng engkanto o kapre. Pero naniniwala akong ang mga kwentong tulad nito ay walang intensyong manakot. Bagkus, isa itong paraan ng ating mga ninuno para ituro ang pagrespeto at pangangalaga sa mga likas na yaman tulad ng mga puno.